siya yung tao na inyong dinitahan. Kinamuhian dahil sa pangalan niyang daladalay hinusgahan. Kinilala siyang anak ng diktador ng Pilipinas. Dahil sa maling limbag ng aklat na nagpamalas ng kabulaan, ang siyang bumulag sa sambayanan. Ngunit kahit na ganun, kailanman di siya lumaban. Katangiang natutunan niya sa kanyang ama na lagi magpakumbaba. At yun ang kanyang ginawa. Kahit sa kaloob-looban niya sakit ang pumupunit sa tuwing nadidinig lahat ng mga panglalait. Panglalait na paulit-ulit yung binabato sa taong kailanman ay di pa nagkasala. Sa inyo namuhay siya sa mundong ang kanyang ama ang sinisisi ng mga tao na walang alam sa pangyayari. Mga taong nagpasilaw sa kinang ng salapi dahil sa dilaw na diablong naghangad na maging hari. Ngunit sa kabila ng bangungot niyang pinagdaanan ay muling nag-umpisa at nagpatuloy na lumaban. Ninais na tapusin ang mga nasimulan na adhikain ng kanyang ama sa lupang sinilangan. At sa kanyang pagbalik inihalal ng taong bayan. Naging gobernador, naglingkod sa sariling bayan. At sa kanyang termino ay maraming nagawa. Kaya't minahal ng mga tao gaya ng kanyang ama. Mga pangyayaring kailanman ay di ibinalita. Pagunlad ng Ilocos kailanman ay di nakita. Asan ang pagiging patas mga tagapagbalita? Ganyan kayo kabayas pagdating sa kanila. Grabe na, sobra na kayo. Wala na bang natitira na awa dyan sa puso nyo? Lahat handa ninyong gawin, sirain lang ang pagkatao ng taong tanging hangarin. Maglingkod sa Pilipino. Kaya naman, tama rin na tayo'y nangangampo, na tayo'y nag-aalala, na tayo'y napapahala. Na dahil sa ganun sa pagkasa takot ng ating mga kalaban. Napipikot sa kanila. Hindi natin gawain yun. Dahil tapat ang ating paniniwala na tama ang ating ginagawa. Tama ang ating ginagawa para sa pagtulong sa taong bayan. Sinulat ko itong kanta upang mabatid ninyo na ang lahat ng paninira sa kanya'y di totoo. Kung di ka naniniwala, may tanong ako sa'yo. Kamusta na ang Pilipinas? Bakit nagkaganito? Tatlong dekada na nag-ari ang lahat ng mayayaman. Habang mga tukha patuloy na nangangamuhan. Mas gano'n ang Pilipinas, nagpistula ng basura. Nagkalat ang krimen at talamak ang mga droga. At ngayon may tao na nais ibangon ng bansa. Sa mutsari paninira kanilang ginagawa. Ngayon sino yung tutupang nagmalasakit sa bansa? Sila yung mga Pilipino di nabibili ng pera. At sa kanyang pagtakbo pagdeklara bilang Pangulo, ngayon yung makikita di nabibili ang boto. Ngayon yung makikita ang tunay na pagbabago. Sama-samang magkakaisa lahat ng Pilipino. I'm an OFW working on board cruise ships. And my president is India. Salamat.
Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Please run.